Tumawag nga pala sa akin si Rosie kanina. Tinatanong kung busy raw ba tayo. Sambit ni Cheska. Naalala niya kasi ang pagtawag ng kaibigan niya kanina. Bakit daw? Mamaya naman wala akong gagawin. Ikaw ba? Tanong naman ng longtime boyfriend niyang si Ronel. Day off daw kasi nila Jason at minsan lang naman daw kasi tayo magkita-kita. Ganun ba? Sige, anong oras ba? Mga 5:30 yata pero di ko sure. Kinahapunan ay nagkita-kita na nga sila. Ano na Ronel, wala ka pa rin bang balak alokin ng kasal si Cheska? Napag-iiwanan na kayo ng kalendaryo ah. Saad ni Rosie sa magkasintahan habang kumakain sila sa restaurant. Ano ka ba? Sadyang mas nauna lang kayo magsettle. May tamang panahon naman para dyan. Sa ngayon, kailangan muna namin gawin at tuparin yung mga bagay na gusto namin. Iba na kaya ang buhay kapag may asawa na. Sabat naman ni Cheska. Ay nako, sinasabi ko sa'yo, hindi pa urong ang kalendaryo. Once na medyo nagkaedad ka na eh, mahirap nang magkaanak. Wika pa dito. Ilang beses na rin namin napag-usapan yan eh. Pero ayaw niya pa talagang magpakasal. Sabi naman ni Ronel. Pero di ba nag-propose ka na sa kanya? Dagdag pa muli ni Rosie. Oo, pero wala eh. Talagang ayaw niya pa munang magpakasal. Sambit ni Ronel at mababa ka sa pananalita nito na hindi siya natutuwa. Alam mo namang ako lang ang nagpo-provide ng mga pangangailangan ng pamilya ko, di ba? Pinapaaral ko pa ang mga kapatid ko kaya talagang hindi pa pwede. Aba, eh huwag mo sabihin hihintayin mo pang makapagtapos ang mga kapatid mo bago kayo makapagpakasal. Puti na ang buhok mo, eh di ba dalawa pa yung nag-aaral? Tanong naman ni Rosie. Hindi mo naman kailangang akuin lahat ng responsibilidad, Cheska. Alam kong panganay ka pero naisip mo rin ba ang sarili mo? Paano ka naman? Tanong ni Jason, ang asawa ni Rosie. Alam ko namang makakapaghintay si Ronel. Alam na rin naman niya na hindi pa ako handa. Paano naman si Ronel? Tinanong mo na ba siya? Paano kung gusto niya na palang magkaroon ng pamilya? Muli pang saad ni Jason. Tumpak bro! Wala naman ako magagawa kung ayaw niya pa. Nire-respeto ko lang naman ang desisyon niya. Kaswal na sagot ni Ronel dahilan para mapatingin sa kanya si Cheska. Bakit mo ba sinabi yon? Baka isipin nila na ako lang ang nagde-desisyon sa relasyon na to. Halos pagalit na sabi ni Cheska kay Ronel habang nasa sasakyan sila. Dahil yun ang totoo, Cheska. Hindi mo nga ako tinanong kahit kailan kung gusto ko na bang magkapamilya. Gustong gusto ko nang magkaroon ng sarili kong pamilya. Akala ko, at the age of 26, meron na. Pero tingnan mo, ganun pa rin. Kahit sila mama at papa, gusto na nilang magkaapo. Halos pasigaw na rin ang tono ng boses ng lalaki. Gusto mo lang magpakasal? Okay, fine. Break na tayo at humalap ka na lang ng ibang babae dyan. Gumawa kayo ng sarili niyong pamilya. Agad namang napahilamos sa mukha ang lalaki at sinundan ito. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pwede ba, pakinggan mo muna ako? Ang gusto mo kasi, ikaw ang palaging nasusunod. Ako? Ako ang palaging nasusunod? Ronel, ilang beses na nating napag-usapan to. Ngayon ka lang naging ganyan. Sabihin mo nga sa akin kung anong problema. Problema? Ikaw ang problema, Cheska. Kailan ba matatapos ang gampanin mo sa pamilya mo? Ilang beses na kitang sinabihan na pwede naman tayong magpakasal. Pwede naman nating pagtulungan yung pangangailangan ng pamilya mo ha. Naguguluhang sabi ni Ronel sa dalaga. Dahilan kung bakit mas lalong bumuhos ang galit ni Cheska. Hindi madali ang buhay may asawa, Ronel. Nasasabi mo yan sa ngayon. Baka akalain ng mga tao na inaasa ko sa'yo ultimo ang pamilya ko. Kaya nga ako nagsisikap eh. Pagkatapos nito, sige, magpapakasal tayo at bumuo ng sarili nating pamilya. Gasgas na yan, Cheska. Ilang beses mo nang nagamit yan eh. Pero ano tayo? Heto pa rin, ganito pa rin. Kung alam ko lang, hindi na ako nagsayang ng 5 taon sa relasyon na to. Sana pala, si Jan. Sino? Si Jancy? Yung ex mo? Eh di sige, bumalik ka sa kanya. Ayun, bagay naman kayo. Sige, magsama kayo ngayon. Ganun lang naman yung kadali, Ronel. Kung talagang gustong gusto mo na, eh di go. Hindi kita pipigilan. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Inis na saad ni Cheska at tumalikod habang tumutulo ang luha nito. Cheska, love, I'm sorry. Please, nadala lang ako ng emosyon ko. Hindi ko naman sina...
Hindi na nito natapos ang sasabihin nang magsalita si Cheska. Umuwi ka na. No, hindi ako aalis hanggat hindi tayo nagkakaayos. Ayusin natin to. Umalis ka na at pumunta ka sa ex mo. Sa kanya ka mag-propose. Ali Cheska bago tinanggal ang singsing na suot nito at inihagis. No, sorry. Hindi ko naman sinasadya. Magpalamig muna tayo tapos mag-usap na tayo. Pareho lang tayong nadala ng emosyon natin. Pagpapakalma ni Ronel sa sitwasyon, hinayaan niya munang magpalamig at magpawala ng sama ng loob ang babae. Naisip niya kasi na baka kapag kinausap niya ito ay lalo lamang itong bumuho sa galit. Ayaw niyang mapunta sa hiwalayan ang relasyon nilang dalawa. Kinabukasan, nagising si Cheska dahil sa tawag sa cellphone niya. Pupungas-pungas niyang kinuha ang cellphone at hindi na tiningnan kung sino ang tumatawag. Hello? Medyo paus pa ang boses ni Cheska nang sagutin iyon. Ate, kailangan na naming magbayad sa field trip. Mandatory daw kasi ang pagsama dahil exempted sa exam. Bungad na sabi ng kapatid nito mula sa kabilang linya. Magkano kailangan mo at kailan mo kailangan para mapadala ko na kaagad? 2,000 ate, hindi pa kasama yung pagkain doon. Bukas na ang deadline sa pagbabayad. Okay, sige, magpapadala ko mamaya pagkalabas galing trabaho. Hintayin mo yung text ko ha. Opo, saka si ate rin din daw ate, kailangan niya rin daw po ng pera para sa thesis po nila. Dagdag pa ng bunsong kapatid nito. Oh, sige, papadala ko na lang mamaya pagkatapos ng trabaho ko. Si nanay, may pera pa ba siya? Hindi ko alam ate, sinasabihan niya kami magtipid eh. Yung baboy na pinapaalagaan mo naman buntis na at sabi ni tatay, baka raw ngayong April umanak. Oh, sige, sabihin mo lang sa kanila magpapadala rin ako ng pera para sa kanila ha. Oh, sige, bye na Shane, may pasok pa ako. Tawag na lang ulit ako kapag naihulog ko na. Paalam ni Cheska. Sige ate, thank you. Ingat po kayo dyan palagi. Lumabas ng kwarto si Cheska at naabutan niya roon ang fiancé niya. Nakahiga ito at halatang nilalamig. Bumalik siya sa kwarto para bigyan ito ng kumot. Hindi pa man niya ito naiilagay ay naalimpungatan ang lalaki at pagkamulat pa lamang ng mata nito, diretso na kaagad ang tingin sa kanya. Pwede ba tayo mag-usap? Pag-usapan natin to, Cheska. Paus din ang ani ng lalaki bago umupo. Hindi naman sumagot si Cheska at nakatingin lamang ito sa kanya. Alam ko, napagdaasan kita ng boses kagabi. May hindi lang tayo naging pagkakaintindihan. Pareho tayong galit kahapon kaya hindi natin napigilan magsalita ng ganun. Kaya ayusin natin ngayon, please. Pagmamakaawa ni Ronel. Akala ko, ayos ka na sa pinag-usapan natin noon. Gusto ko munang bumawi sa pamilya ko. Alam mo namang ako lang ang inaasahan nila, di ba? Sagot naman ni Cheska. Pwede tayong magtulungan, love. Kahit mag-asawa na tayo, pwede pa rin naman tayong tumulong sa kanila kung yun ang pinoproblema mo. Ronel, hayaan mo na akong gawin yun ng mag-isa. Pamilya ko to. Pagkatapos nito, okay na eh. Magpapakasal na tayo at bubuo ng sariling pamilya. Sarili naman nating pamilya ang aasikasuhin natin. Huwag na tayong mag-away, please lang. Nakikiusap na sa Adi Cheska. Okay, sige. Hihintayin kita. Maghihintay ako hanggang maging okay ng lahat. Tumango naman si Cheska bilang pagsang-ayon sa lalaki. Agad na rin siyang nag-ayos para sa pagpasok sa trabaho. Medyo maaga pa naman kaya nagluto muna siya ng kakainin nila. Hindi sila magkasama sa iisang bubong ni Ronel. Ayaw kasi ng mga magulang ni Cheska na magsama sila sa iisang bubong gayong hindi pa naman sila kasal. Ihahatid na kita sa trabaho mo. Mamaya pa naman ang trabaho ko. Saad ni Ronel sa dalaga. Mamaya nga pala, baka hindi kita masundo ha. Birthday mamaya ng kaibigan ko at may kaunti raw celebration. Paalam pa ng binata. Tumango lamang si Cheska bilang sagot habang patuloy sa pagluluto. Bye, I love you. Ingat sa pagdadrive. Paalala ni Cheska bago bumaba ng sasakyan. I love you more. Mag-text ka sa akin mamaya ha. Baka masundo kita o ako magta-text mamaya kapag hindi na kita masusundo. Okay, huwag ka lang magpapagabi at magpapakalasing ha. Paalala naman ni Cheska kay Ronel. Pagkatapos ihatid ng binata ang kasintahan ay agad itong dumiretso sa kondo niya para naman mag-ayos at pumasok na rin sa trabaho. Ma!
Tawag ni Ronel sa nanay nang makita ito na nakaupo sa sofa. Oh, andyan ka na pala. Hindi ka umuwi kagabi ah. Hinintay ka namin ng papa mo rito. Nagkaroon lang kami ng misunderstanding ni Cheska kaya napagpasyahan kong doon na muna matulog. Paliwanag naman ni Ronel sa nanay nito. Nasaan si Papa? Umuwi na, may aasikasuhin pa raw sa mga papeles. Ano namang pinag-awayan ninyo? Tungkol ba sa pagpapakasal? Ewan ko nga rin ba dyan sa magiging asawa mo? Ang dami pang drama sa buhay bago magpakasal. Kung maghanap ka na lang kaya ng iba. Sigurado naman ako na may mas matino pa dyan kaysa sa kanya. Mahabang litanya ng nanay nito. Napailing naman si Ronel. Senyales na hindi siya sang-ayon sa sinabi ng kanyang ina. Ma, naiintindihan ko naman siya. Handa naman akong maghintay. Tsaka, mahal na mahal ko siya. Kung alam ko lang na ganyan yan, edi sana ako na ang humanap ng mapapangasawa mo. Aba Ronel, gusto rin naming magkaapo. Tumatanda na kami. Ma, tama na. Baka tayo naman ang mag-away mamaya. Please lang po, may pasok pa ako. Awat ni Ronel bago tumuloy sa kwarto para kumuha na ng damit bago maligo. Hello love, pauwi ka na ba? Salubong ni Ronel sa kabilang linya pagkatapos nitong tawagan si Cheska. Overtime ako love, ikaw? Naglilipat lang kami ng gamit para papunta sa bahay ng kaibigan ko. Susunduin nga sana kita kasi medyo maaga pa naman. Ang dami kasing gawain na kailangan ko nang tapusin ngayon. Ganun ba? E di hindi na kita masusundo ngayon. Kumain ka na ba? Baka nagpapakapagod ka dyan ah. Yes love, kumain na ako. Hindi, hindi pa ako pagod. Kaya ko pa naman. O sige, tawag ka mamaya kapag pauwi ka na. Magpapaalam ako para sunduin ka. Okay, sige, ingat ka. Huwag kang maglaseng. Muli pang paalala ni Cheska bago ibaba ang tawag. Ano, nakontak mo na ba? Tanong ng kaibigan ni Cheska na si Lara. Hindi nga eh, ang paalam niya kasi kanina pupunta siya sa birthday ng kaibigan niya. Pero hindi ko naman alam kung sino, baka ayun yung nakilala niya noon na bagong empleyado. Kanina niya pa kasi tinatawagan si Ronel kaso lang hindi niya na ito makontak. O siya, hintay na lang kitang makasakay bago ako magpasundo. Kung parehas lang kasi tayo ng daan eh, isinabay na kita. Saad ni Lara sa kaibigan. Ayos lang ako, magpasundo ka na, gagabihin ka rin eh, baka di ka pa makapunta doon sa birthday na pupuntahan mo. Saad ni Cheska. Naghulog kasi siya ng pera para sa kanyang pamilya at sakto namang nakita niya si Lara, ang kaklase niya noong senior high school. Hayaan mo na, at least alam ko na safe kang makakauwi kaysa naman pumunta ako ron tapos ikaw lang yung nandito, no? Mamaya makidnap ka pa dyan. Nagbibirong sabi ni Lara. Ang caring mo naman ngayon, may sakit ka ba? Natatawang tanong ni Cheska. Minsan lang kasi tayong magkita, baka hindi na maulit to, kaya susulitin ko na. Sambit naman ni Lara. Anong baka hindi na maulit? Pumunta ka sa wedding ko, isa ka sa magiging abay doon. Wika pa ni Cheska. Ngumiti lang naman ng dalaga. Ayan na pala, paano ba yan? Una na ako ha. Salamat sa pagsama, pasundo ka na rin. Wika ni Cheska nang makita na may papalapit na taxi. Sige, ingat ka ha. Pahinga din minsan. Paalala pa ni Lara sa kanya. Habang nagluluto ng hapunan si Cheska ay tumunog ng sunod-sunod ang kanyang cellphone, kaya naman nilapitan niya iyon para tingnan. Nasaan ka ngayon? Tanong ng kaibigan nito. Nasa bahay. Bakit? Cheska, di ba si Ronel to? Basa niya sa mensahe. Agad niya namang pinindot ang nakalagay na picture doon. Agad nag-unahang tumulo ang mga luha niya nang makita ito. Hindi ko kilala yung babae, naabutan ko na lang yun na ganyan sila. Chat ulit ni Rosie. Si Ronel, may kahalikang babae. Ang masakit pa roon, ang itinuturing niyang kaibigan na kanina lamang ay kasama niya, ang babaeng kahalika nito. Tinanong ni Jessica kung saan ang lugar na iyon at agad namang nag-reply si Rosie. Agad namang sumakay ng taxi si Jessica. Nanginginig siya habang papunta kung nasaan ang kanyang nobyo. Hindi niya akalain na magagawa ito ng dalawang taong pinagkakatiwalaan niya. Nasaan siya? Salubong ni Cheska kay Rosie. Kasama ng mga kabarkada niya. Sagot nito saka itinuro ang direksyon. Mas nanlambot ang tuhod nito nang makita na nakasandal si Lara kay Ronel habang pinaglalaroan nito ang buhok ng lalaki.
Kahit na nanginginig ay pinilit ni Cheska na lumapit sa mga ito. Walang hiya kayo! Akala ko pa naman ay mapagkakatiwalaan ka, Lara. Isa ka pa, Ronel! Pasigaw na sabi ni Cheska. Kahit na hindi gaanong marinig dahil sa lakas ng music ay napatingin sa kanya si Lara para itong nakakita ng multo. Agad niyang kinaladkad ang babae palabas. Lara! Bakit? Tuluyan ng umagos ang luhang kanina pa nito pinipigilan. Hindi niya napansin na nakasunod pala si Ronel habang ito'y parang wala lang pakialam. Cheska! Pinapagaan ko lang ang loob ni Ronel. Pinapagaan? Bakit? Anong pinapagaan? May problema ba siya? Bakit hindi niya sinasabi sa akin? Bakit hindi mo sa akin sabihin, Ronel? Bakit sa iba ka pa magpapatulong para gumaan ang pakiramdam mo? Sunod-sunod na tanong ni Cheska. Paano gagaan ang pakiramdam ko kung ikaw mismo ang problema, Cheska? Malamig na saad ni Ronel. Naguguluhan namang tumingin si Cheska sa lalaki. Anong ibig mong sabihin? Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mong magpakasal sa akin? Cheska, niloloko mo lang pala ako eh. Sana sinabi mo nung una pa lang. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan, Ronel. Di ba kanina kaya nagkita tayo kasi naghulog ka ng pera? Ang sabi mo nga, hindi mo natatawagan si Ronel dahil may susundo naman sa'yo. At yun ang boss mo na sinabi mo rin na huwag kong sasabihin kay Ronel kasi ayaw mong hiwalayin kanya, di ba? Singit naman ni Lara. Hindi naman makapaniwalang tumingin sa kanya si Cheska. Alam mong hindi totoo yan, Lara. Alam mong ilang beses ko nang tinawagan si Ronel pero hindi siya sumasagot. Lara, magsabi ka naman ng totoo. Nagmamakaawang sabi ni Cheska, ngunit umiling lamang ang babae. Alam ko kung gaano kami nahal ni Ronel pero bakit ganun ang igaganti mo, Cheska? Taas kilay pang tanong nito. Ronel, love, please, pakinggan mo ako. Hindi yun totoo. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Tama ng mga kasinungalingan mo, Cheska. Tapos na ako. Malinaw na sa akin kung bakit palagi kang nagagalit. Lagi na lang tuwing pinag-uusapan natin yung tungkol sa kasal natin. Bakit? Hindi pa ba ako sapat? Mas mayaman ba ang boss mo? Kaya niya bang ibigay ang lahat? Kaya ko rin, Cheska. Kaya ko! Umiiyak na rin na saad ni Ronel. Umiiling naman si Cheska. Pinilit niyang pigilan si Ronel ngunit wala itong nagawa dahil inalis lamang ni Ronel ang kamay niya na nakahawak sa braso nito. Cheska, I'm sorry. Alam mo naman kung gaano ko kagusto si Ronel, di ba? Kung hindi ka lang sana nagpaligaw sa kanya noon, eh hindi ka masasaktan ng ganito. Sorry, pero magiging sa akin siya, Cheska. Nang iinsultong sabi ni Lara bago natatawang umalis. Traitor ka! Cheska? Nag-aalalang tawag ni Rosie nang madatna ng kaibigan na nakaupo sa sahig. Ano nangyari? Nasaan si Ronel at bakit ka umiiyak? Bakit yung babae na yun ang pinakinggan niya? Bakit mas pinili niya yung babae na yun? Sa tingin ko, may ginawa yung babae na yan kay Ronel. Ang sabi ni Jason, hindi naman daw nagiinom si Ronel simula nung dumating sila dito. Kaya lang, nung may pinainom yung babae at kinausap nun si Ronel, bigla na lang nag-iba yung mood niya. Kinabukasan, nagising si Cheska nang maramdaman ang init ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Ano ba kasing nangyari kagabi? Pati si Jason nag-aalala, lalo na nung makita kanyang walang malay. Sabi ni Rosie nang mapansing gising na si Cheska. Mukhang wala na ngang kasal na magaganap. Sambit naman ni Cheska bago tumawa ng mapait. Akala ko ba hihintayin niya ako? Pero bakit ganun? Naniwala siya kaagad sa babaeng yon. Akala ko ba mahal niya ako? Rosie, sinabi ng itinuring kong kaibigan simula ng senior high school na may lalaki daw ako. Ang masama pa ron, pati yung boss ko sa trabaho idinamay niya pa. Kahit nga kailan hindi kami nag-uusap ng matagal nun eh. Kaya nga hindi ko alam kung paano niya napaniwala si Ronel ng gano'n na lang. Tumulo ang luha ni Cheska nang maalala ang mga nangyari kagabi. Bruha talaga yung babae na yon. Ano bang gusto niya at gano'n na lamang siya manira ng relasyon? Matagal na siyang may gusto kay Ronel. Ang kaso lang ayaw sa kanya ni Ronel noon. Siya ang naging tulay namin para maligawan ako. Hindi ko naman alam. Akala ko okay lang sa kanya. Sambit naman ni Cheska. Ayaw pala eh. Pero bakit yung babae pa rin yun ang pinapaniwalaan niya? Wala ba siyang tiwala sa'yo?
Bakit hindi kanya pinakinggan man lang? Hindi ko rin alam, Rosie. Baka nadala lang ng galit. Baka nalasa ni Lara ang utak niya. Tatawagan ko yon. Kakausapin ko ang lalaking yon. Saad ni Rosie at akmang kukunin ng cellphone, ngunit pinigilan siya ni Cheska. Hayaan mo munang magpalamig. Kilala ko si Ronel. Kakausapin niya ulit ako at magiging maayos ulit kami. Eh, paano kung hindi? Paano ka, Cheska? Hindi pwedeng hindi kami mag-usap, Rosie. Kung ayaw niyang siya ang maunang makipag-usap, edi ako ang gagawa ng paraan. Magpapakasal pa kami. Magkakaroon pa kami ng sarili naming pamilya. Pinangako niya yun, Rosie. Tutuparin namin yun. Hindi pa napapako ang mga pangako niya. Panghahawakan ko yun. Cheska, ang relasyon. Para lang yung basag na baso. Kapag hindi na okay at alam mong masasaktan ka na, i-let go mo na. Huwag mong hayaang mag-iwan pa yan ng malalim na sugat. Kaya ko pa namang ilaban ang relasyon namin, Rosie. At alam ko kaya niya pa rin. Huwag mo na nga siyang tawagan. Baka andun siya sa kabit niya. Kung gusto niya ron, edi go. Hindi naman siya kawalan. Pag-awat ni Lara kay Ronel nang balak nitong tawagan si Cheska. Kailangan ko siyang makausap, Lara. Hindi pwedeng hindi kami mag-usap. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Lasing lang ako kagabi kaya nadala ako ng galit ko. Pero hindi ko kayang wala si Cheska. Ronel, may iba na siya. Gumising ka na. Hindi ka na niya mahal kaya nga naghanap siya ng iba. No. Mali ka, Lara. Kilala ko siya. Hindi niya magagawa yun. Hayaan mo na lang ako. Hindi kita kailangan. Ronel, andito naman ako. Ano bang meron siya na wala ako? Ano bang kulang sa akin? Ang tagal na kitang gusto pero hindi mo yun napapansin kasi puro ka Cheska. Gusto mong marinig ang totoo? Marami kang wala na meron sa kanya. Ibang-iba siya kumpara sa'yo. Hindi ko siya makita sa'yo. Siya lang ang gusto ko, Lara. Wala nang iba. Kaya umamin ka. Totoo ba yun o hindi? Nanggigigil na tanong ni Ronel. Minahal kita. Ang tagal ko nagpakita ng motibo sa'yo pero si Cheska pa rin ang nagustuhan mo? Sagutin mo lang ang tanong ko, Lara. Oo o hindi lang. Totoo ba lahat ng sinabi mo na nakita mo si Cheska kasama ng boss niya? Hindi. Ginawa ko lang yon dahil gusto kong sa akin ka lang, Ronel. Bakit ba hindi mo na lang magawang maging masaya sa relasyon namin? Bakit kailangan mo pang manira? Lara, hindi lang akong lalaki sa mundo. Marami naman diyang iba. Bakit ako ang napili mo kahit alam mo namang may iba na akong gusto? Ako naman talagang nauna sa'yo, Ronel. Pumapel lang ang babae na yon. Ikaw ang nauna pero hindi ikaw ang minahal ko. Si Cheska lang ang minahal ko, hindi ikaw. Cheska? Cheska? Palagi na lang si Cheska. Kahit ngayon lang naman, Ronel. Please, piliin mo naman ako. Kahit sa dulo ng buhay at kahit sa huling hininga ko, si Cheska pa rin ang pipiliin ko. Wala nang ibang makakapagpabago pa ng isip ko, Lara. Kung ganon, I'm sorry. Sorry na, Ronel. Ngayon, natauhan na rin ako. Hindi ko na ipipilit pang sarili ko sa'yo. Na kayo kong sambit ni Lara. Mabuti pa, puntahan mo ngayon si Cheska, kausapin mo. Magpaliwanag ka. Kung hindi pa rin siya maniwala, ako ang aako. Ako ang magsasabi ng totoo. Hindi pa ako handang harapin siya pagkatapos ng mga ginawa ko sa kanya. Bibigyan ko siya ng oras. O sige, pangako, di na ako manggugulo sa inyo. Ayaw ko na rin magpakita pa kay Cheska matapos ng nagawa ko sa kanya kagabi. Nagpalipas muna ng ilang araw si Ronel bago kausapin si Cheska. Nag-iisip siya ng paraan kung ano ang dapat niyang gawin para mapatawad siya nito. Subalit, nang handa na siya at buo na ang kanyang desisyon, hindi niya na ito mahagilap. Hindi niya ito makontak at wala na rin sa dating apartment. Sinubukan niyang magtanong sa mga kaibigan nito pero ayaw ding magbigay ng kahit na anong impormasyon. Sinubukan niyang tawagan ng opisina ni Cheska pero bigo siyang makausap o makita ito. Mula noon, ibinuhos ni Ronel ang lahat ng oras sa pagtatrabaho at panay rin ang inom ng alak bago matulog. Pinipilit niyang mag-move on pero si Cheska pa rin ang tinitibok ng puso niya. Nagsisisi siya sa lahat ng nagawa niya dito. Gustuhin man niyang pumunta sa bahay nito, alam niyang wala siyang mukhang maihaharap sa pamilya ni Cheska. Umaasa na lang siya na sana isang araw muling mag-cruise ang kanilang mga landas. Mabilis na lumipas ang 3 taon.
Ate, nakakuha ko ng scholarship at sagot na nilang pagpasok ko sa buong school year. Sakto at huling school year na rin naman to. Balita kay Cheska ng bunso niyang kapatid. Nasa Maynila na din ang kapatid niya dahil doon niya piniling pag-aralin ito. Oh, very good. Proud na proud sa iyo si ate. Nakangiting sabi ni Cheska. Mama Cheska! Sigaw ng bata kay Cheska nang makita niya ito. Shane, ang cute naman ng baby na yan. Ang bango-bango. Maligayang sabi ni Cheska sa kaniyakap ang bata. Punta tayong mall, gusto nyo? Gala tayo. Ayan ni Cheska. Nagbihis lamang siya at pinaandar ang sasakyan. Ate, ang bango ng kulong na to, gusto mo bili tayo? Masayang sabi ng kapatid nito. Ang bango nga, kuhaan mo na rin si mama at papa ng kulong. Mama, I like this one po, it's color pink. Pwede ko po bang bilhin to? Okay, go, kunin mo na lang yan, bilhin natin. Basta wag puro toys ang kukunin mo ha. Yes, mama. Dalawang toys lang po ang kukunin ko. Ate, si Kuya Ronald ba yun? Takang tanong ng kapatid ni Cheska nang makita nito ang isang pamilyar na lalaki at parang papalapit din ito sa gawi nila. Tapos na ba kayong pumili? Halika na, magbayad na tayo. Pag-iwas ni Cheska sa tanong ng kapatid. Cheska? Tawag ng pamilyar na boses. Para namang naging bato sa kinatatayuan ng dalaga. Kuya Ronel, ang tagal nating hindi nagkita. Bati ng kapatid ni Cheska sa lalaki. Oh, hi! Andito ka pala? Dito ka na nakatira? Tanong naman ni Ronel pabalik. Tila hindi pa rin makaalis si Cheska sa pwesto. Para siyang estatwa roon, kahit ang pagtingin sa taong nasa harap nila, hindi niya kaya. Tila naaalala niya lamang ang ginawa nito sa kanya noon. Mama, I'm hungry na po. Pwede na po bang kumain muna tayo? Saad ng bata dahilan para matauhan si Cheska at lumingon kay Shane. Yes baby, kakain tayo pagkabayad ko ha. Medyo kinakabahan pa si Cheska gayong alam niyang sa kanya nakatingin si Ronel. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong nito sa kanya. Ah, ate, punta lang kami ni Shane doon sa banyo. Dito muna kayo. Dito ka namin babalikan. Paalam ng kapatid dito kay Cheska. Ano bang dapat nating pag-usapan? Eh di ba ikaw naman ang nagtaboy sa akin palayo? Tapos bigla ka nalang susulpot at sasabihin na mag-usap tayo? Hindi makapaniwalang saad ni Cheska. Yung singsing mo na binigay sa akin nung nag-propose ka, nandun sa dagat, hanapin mo. Kung yun ang gusto mong pag-usapan natin. Dagdag pa nito. Hayaan mo akong magpaliwanag, Cheska. Lasing lang ako noon. Nalason lang din ni Lara ang utak ko. O sige, hahayaan kitang magpaliwanag. Bibigyan kita ng ilang minuto. Marami pa akong kailangan gawin. Saan ni Cheska at sinenya sana itong sumunod sa kanya. I'm sorry kung nagpadala ako sa sinabi ni Lara noon. Hindi ko alam na ganun niya pala ako kagusto. Kung alam ko lang, Cheska, mas pinili kitang pakinggan. Tapos na, Ronel. Nangyari na. Ano pang magagawa mo? Mas pinili mo na nga siya eh. No, hindi. Pinanghahawakan ko ang pangako ko sa iyo, Cheska. Ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Napanghawakan mo ba? Nung pinili mong pakinggan siya nung gabi na yon, naputol na ang pangako mo, Ronel. Kung alam mo lang na ilang beses kitang gustong kausapin noon, pero natatakot ako na baka mas lalo kang magalit sa akin. Hayaan mo na akong mahalin ka ulit, Cheska. Hayaan mo akong patunayan ang sarili ko sa'yo. Pagmamakaawa ni Ronel. Bigyan mo muna ako ng time mag-isip. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa'yo. Pupwede ba akong magtanong? Kung hindi mo mamasamain, Cheska. Nauutal na sabi ni Ronel. Tinignan lamang ito ng dalaga bago tumango. Yung batang kasama mo kanina, yung tinatawag kang mama, anak mo ba? Parang may tumatakbo sa dibdib ni Ronel habang tinatanong niya ito kay Cheska. Kung anak nga ito ng babae ay hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Ah, hindi. Anak siya ng pinsan ko. Sa akin muna siya nakatira habang nagtatrabaho ang nanay niya. Tsaka hinahayaan ko siyang tawagin akong mama kasi ako lang rin naman ang nag-aalaga sa kanya simula nung 2 taong gulang pa lang siya. Paliwanag ng dalaga. Para namang nakahinga ng maluwag si Ronel. Ah, akala ko mayroon ka ng sarili mong pamilya. Akala ko hindi mo na ako mabibigyan ng pagkakataon para bumawi sa'yo. Siguro kung nahuli ka pa, Ronel, baka wala ka ng Cheska na babalikan.
Kung wala kang sasabihin, mauna na ako. Ingat ka. Saad ng babae bago tumalikod. Gusto sana siyang pigilan ni Ronel ang kaso, hindi niya lang alam kung ano ang kanyang sasabihin. Ang dami niyang gustong sabihin nung hindi pa sila nagkikita. Ngunit ngayong magkaharap na sila, para siyang napipipi at napako sa kanyang kinauupuan. Makalipas ang 2 linggo. Sana all na lang ate, laging may pa-flowers at pagkain kada umaga. Saad ng bunsong kapatid ni Cheska nang makita siya nito na may dalang bulaklak. Sus, gawin mo na lang yung ginagawa mo dyan. Bakit kasi ayaw mo na lang ulit sagutin si Kuya Ronel? Ang tagal na rin naman yung dati ah. Tsaka nagpropose na nga siya tapos ngayon back to zero ulit. Saka, 'di ba, yung lagi mong sinasabi dati, ayaw mo pang magpakasal kasi gusto mo muna kaming tulungan kahit pinipilit ka naman nila mama na magpakasal na. O ngayon, pwede na kayong magpakasal ate. Medyo financially stable na rin naman tayo. Kung wala lang sigurong gulo na nangyari noon, baka may pamilya na rin kami ngayon. Saan ni Cheska habang inaamoy ang bigay na bulaklak ni Ronel sa kanya. Yung kasing Lara na yun eh. Akala ko pa naman sobrang bait niya kasi nakakapunta siya sa bahay natin dati. Yun pala, nasa loob ang kulo niya. Hindi ko rin naman siya masisisi kasi nagmahal lang din naman siya. Minsan kasi nakakabulag din ang pagmamahal. Kaya tuloy minsan nagagawa natin ang mga bagay na alam nating mali pero wala tayong magawa dahil sa pagmamahal. Kaya ikaw, kapag may nagugustuhan ka, humanap ka ng wala kang magiging karibal. Saka, instead na palakihin niyo yung maliliit na problema, mas piliin yung gawa ng solusyon. Dagdag pa ni Cheska na sinang-ayuna naman ng nakababatang kapatid. Sus, hindi mo nga nagawa yan ate. Imagine, 3 taon kayong hindi nagkakaayos. Eh, nadala kasi kami ng galit parehas noon. Pero at least diba, naayos na namin. Saka tingnan mo ngayon, parang bumabalik na rin kami sa dati. Di nagtagal, nagkabalikan na ulit ang dating magkasintahan. Happy anniversary! Bati ni Ronel kay Cheska. Nasa itaas sila ng bundok dahil gusto raw ni Cheska na mag-unwind muna dahil na rin sa pagod sa trabaho. Anniversary? Nagtatakang tanong ni Cheska. Yes, anniversary. Hindi naman tayo nag-break, di ba? Nung nag-away tayo, wala ka namang sinabing break na tayo. Kaya nung nagkausap na tayo, grabing sayo ng puso ko ng Cheska. Pinanghahawakan mo na hindi tayo nag-break? Hindi ba kapaniwalang tanong ni Cheska na agad namang tinanguan ni Ronel? Niligawan kita ulit Cheska kahit alam kong may tayo pa rin. Pinangako ko sa sarili ko na kahit tayo na, liligawan pa rin kita. Ang daming dumating na mga problema sa atin Cheska. Ang daming nangyari sa relasyon natin. Nandyan yung pinagsaluhan nating tuwa, luha, sakit, pagkabigo at kung ano-ano pa. Magsimula ulit tayo, Cheska. Kung ano man ang meron nun, iwan na natin yun. Ang mahalaga, kung ano ang meron tayo ngayon. Hindi ko alam kung ito na bang tamang oras para rito, pero... Pabitin na saad ni Ronel bago lumuhod. May pinindot pa ito na remote kung kaya't napatingin silang dalawa sa langit. May mga lumipad roon na parang drone at unti-unting bumuo ng salitang, "Will you marry me?" Kung... sasabihin mong no at hindi ka pa handa ulit, Cheska. Maiintindihan ko. Yes, Ronel. Yes. This time, alam kong ready na ako. Alam kong hindi ko nasasayangin ang pagkakataon na to. Handa na akong bumuo ng pamilya kasama ka. Umiiyak na saan ni Cheska dahil sa tuwa. Agad namang isinot ng lalaki ang singsing at mahigpit na niyakap ang dalaga. Finally, the long wait is over. Magiging Mrs. Torres ka na at wala nang makakapagbago nun. Mas naging abala si Cheska at Ronel sa pag-aayos ng nalalapit nilang kasal. Talagang hands-on sila sa bawat detalye. Mula sa invitation, bulaklak, cakes, pagkain at kung ano-ano pa. Ronel, sigurado ka na ba sa babaeng yan? Tanong ng nanay nito. Manaman, ayan ka na naman po eh. Siguradong sigurado na ako sa kanya. Baka mamaya magbago ang ihip ng hangin, bigla na lang magising na ayaw na niyang magpakasal sa'yo. Ma, hindi siya ganun. Magkaibang ngayon at noon. Noon, hindi pa siya handa pero ngayon, handang-handa na siya. Sinasabi ko lang, ayoko namang magsisi ka sa huli. Hinding-hindi ko to pagsisisihan, ma. Kuya Ronel, nasiraan daw yung kotse na sasakyan ni ate. Balita ng nakababatang kapatid ni Cheska. Ano?
maya-maya lang magsisimula ng kasal. Bakit daw? Kinakabahang tanong ni Ronel. May nagbutas daw ng mga gulong pero inaalam pa kung sinong may gawa. Tinitingnan yung mga CCTV. Andyan yung kotse ko. Jacob, pare, pasundo naman si Cheska. Natatarantang tawag ni Ronel sa kaibigan na siyang best man nito. Kuya, yung damit din ni Mama, punit-punit, parang sinadya eh. Saad pa ng kapatid ni Cheska? Dahilan kung bakit napahila mo sa mukha si Ronel sa sobrang inis. Man naman, alam mo naman ay nang pinakamatagal ko nang hinihintay pero nagawa mo pang sirain. Kung hindi nagawa ng paraan ang gulong ginawa mo, edi sana hindi natuloy ang kasal namin. Eritadong saad ni Ronel sa nanay nito. Nalaman niya kasi na ito palang nagpabutas ng gulong nang dapat nasasakin ni Cheska at ito rin ang nag-utos na gupitin ang isusuot na damit ng nanay nito. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na ayaw ko sa babaeng yun, Ronel. Lulukohin ka lang yan kahit kasal na kayo. Bakit ba ayaw mong maniwala sa'kin? Hindi yun rason, Ma. Ilang beses kong pinagdasal na sana dumating kami sa punto na ganun, na maiharap ko siya sa altar. Ano bang problema niyo kay Cheska? Problema? Siya mismo ang problema. Ang mama niyang dahilan kung bakit napatigil ako nun sa pag-aaral. Ang mama niyang dahilan kung bakit halos masira ng pinaghirapan ko nun. Kaya ngayon, kay Cheska ako gagante para maramdaman niya kung gaano kahirap ang ginawa niya sa akin. Ma, ang tagal na nun. Kinalimutan na nga rin yata yun ng mama ni Cheska pero kayo, nastuck pa rin dyan? Kinalimutan kasi para sa kanya, madali lang kalimutan yun dahil hindi siyang naapektuhan. Ma, iba si Cheska at ang mama niya. Magkaiba sila. Kung may misunderstanding kayo ng mama niya, edi mag-usap kayo. Hindi yung mandadamay pa kayo ng ibang tao. Ay, iba ka talaga, Ma. Ang tagal kong kinikim-kim to, Ronel. Ang tagal kong hinintay na makagante. Ma naman, puro na lang kayo paghihigante. Sa tingin nyo ba makakatulong yan? Hindi, Ma. Nadadala lang kayo ng emosyon ninyo, kaya puro paghihigante ang nasa isip nyo. Gumising na kayo. Matagal nang tapos yun. Maraming taon nang lumipas. Oo, ilang taon nang lumipas pero ang sakit nandito pa rin. Hindi mo maiintindihan dahil wala ka sa sitwasyon ko noon. Umiiyak na sabi ng nanay ni Ronel. Niyakap naman ito ni Ronel ng mahigpit. Ma, please, tanggalin mo na yung galit sa puso mo. Subukan mong mag-move on. Magpatawad ka kasi ikaw lang din naman ang mahihirapan. Pakiusap nito sa ina. Mama? Tawag ni Cheska nang makita ang nanay ni Ronel na nakatayo sa harap ng gate nila. Pasok po. Kanina pa po kayo riyan. Bakit po hindi kayo nag-doorbell? Anak, Cheska, I'm sorry. Paghingi ng paumanhin ng ginang at hinawakan ng kamay nito. Sorry po, para saan? Nagtatakang tanong naman ni Cheska. Sa lahat ng nagawa ko, yun doon sa matinding pinagtalunan nyo ni Ronel, yung kagagawa ni Lara. Ako talaga nag-utos sa kanyang gawin yon. Yung pagbuta sa gulong ng kotse na sasakyan mo nung kasal, yung pagsira sa damit ng nanay mo. Ako ang gumawa ng lahat ng yon. Umiiyak na sabi nito. Hindi naman alam ni Cheska ang magiging reaksyon at mararamdaman niya. I'm sorry, nadala lang ako sa galit. Tama ang anak kong si Ronel. Dapat hindi na kita idinamay pa sa galit ko sa nanay mo. I'm sorry. Sana mapatawad mo ako, anak. Mama, hindi ko po kayo maintindihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Halos pabulong na tanong ni Cheska. Alam ko, ang dami kong nagawang masama sa iyo, Cheska, pero sana mapatawad mo ako. Nakatingin ito ng diretso sa mga mata niya. Unti-unti namang tumango si Cheska at niyakap ang ginang. Naiintindihan ko po, matagal na po yun. Sana naman po ay hindi nyo na ulitin. Sana rin po ay may natutunan tayo sa mga yun. Saad ni Cheska habang yakap-yakap ito. Agad namang tumango ang nanay ni Ronel. Mabilis na lumipas ang 4 na taon. Mommy, Mommy, tingnan mo to, ginawa ko para sa'yo. Saad ni Amara, sabay pakita sa nanay nito ng ginawa niya. Wow, ang galing mo naman gumawa ng flowers, anak. Pakis nga si Mommy. Tinuruan ako ni Daddy kung paano gawin to, kaya kiss mo din si Daddy. Saad ng anak nito, sabay turo sa Daddy niya na papalapit na. Malaki na si Daddy mo, hindi niya na kailangan ng kiss. Narinig ko yon. Sorry na kasi, Han. Wala nga kasing mahanapan ng saging na ang laman sa loob ay mangga. Saan naman ako hahanap nun?
na momroblemang saan ng asawa nito. Ang weird talaga ng mga gusto mo nitong mga nakaraang araw. Dagdag pa nito noong hindi siya kinibo ni Cheska. Sandali. Saad nito nang may mapagtanto. Ganito rin kasi si Cheska noong ipinagbubuntis nito ang anak nilang si Amara. Nag-take ka na ba ng pregnancy test? Ha? Hindi. Bakit naman ako mag-take? Baka buntis ka. Sandali, hintayin mo ako rito. Bibili lang ako. Ganyan na ganyan ka nun eh. Sabi ni Ronel at nagmamadaling umalis. Nakangiti namang tumingin si Amara sa nanay nito. Magkakameron na po ako ng kapatid? Magkakaroon na po ako ng kapatid? Yes, may makakalaro na ako. Tuwang-tuwang sambit ng bata. Hindi pa sigurado anak, di pa nga nakakapag-test si mommy. Natatawang sagot niya rito. Ronel? Tawag ng isang babae kay Ronel nang makita ito. Kilala ba kita? Takang tanong naman ng lalaki sa babaeng tumawag sa kanya. Ronel, ako to. Si Lara. Nakangiting pakilala nito. Napakunot naman ang noon ni Ronel at tiningnan itong mabuti. Alam ko, malaki ng pinagbago ko. Balita ko, kinasal ka na raw. Ano bang kailangan mo? Manggugulo ka na naman. Tigilan mo na kami, Lara. Masaya na kami sa buhay namin. Walang emosyong saad ni Ronel. Ha? Hindi ah. I'm sorry sa nagawa ko noon. Minahalang naman talaga kasi kita. Bukod doon, napag-utusan lang din ako. Pero by the way, congrats. Totoo nga yung sinabi mo na si Cheska lang ang gusto mo. Medyo nakakalungkot lang kasi akala ko pa naman magiging tayo kahit isang buwan lang. Sabi pa ng babae at humawak sa dibdib ni Ronel na agad namang inalis nito. Joke lang, galit ka naman agad. Ikakasal na rin ako. Pasabi nga pala kay Cheska, sorry, pati yung pagkakaibigan namin, nasayang lang dahil sa lecheng pag-ibig na yan. Invited kayo ha, sana pumunta kayo. Kung may time rin ako, bibisita ako sa bahay nyo para makapag-sorry na rin kay Cheska. Kung hindi niya ako mapapatawad, ayos lang, naiintindihan ko. Grabe naman talaga kasi yung ginawa ko sa kanya noon. At siya nga pala Ronel, ano palang ginagawa mo dito? Bumibili ako ng pregnancy test para kay Cheska. Oh my God, buntis ulit siya? Hindi pa namin alam, kaya nga bumibili ako eh. Sige na, kailangan ko nang umalis. Paalam ni Ronel. Ayaw niya nang humaba pa ang usapan nila dahil bumabalik lamang sa kanyang pinagkagawa ng babaeng ito noon. Ano? Anong resulta? Positive? Aligag ang tanong ni Ronel pagkalabas ni Cheska sa banyo. Sabay sila ng anak niya na naghihintay ng resulta. Wala pa, sabay-sabay tayong maghintay. Saad ni Cheska at ibinaba ang pregnancy test. Mommy, tignan mo, dalawang red line. Ang sabi mo kapag 2 red lines, buntis. Tuwang-tuwang sabi ng batang babae. Buntis ka. Salamat naman sa Diyos. Masaya rin, nasabi ni Ronel. Gusto ko baby girl. Saad ni Amara habang pumapalakpak pa. Ako, kahit ano, basta lumabas siyang healthy. Saad naman ni Ronel habang nakatingin pa rin sa pregnancy test. Anak, buntis ka raw ulit. Anong mga cravings mo? Ako nabibili para sa'yo. Masayang sabi ng nanay ni Ronel. Sinabi kasi ni Ronel sa nanay nito na buntis si Cheska, kaya naman dali-dali itong pumunta sa bahay nila. Ah, wala pa naman po sa ngayon ma. Magpapa-check up pa lang po kami mamaya para malaman kung ilang weeks na. Lola! Sigaw ni Amara sa lola nito nang makitang kausap siya ng mommy niya. Oh, ang pinakamaganda kong apo, kamusta ka? Ang tagal hindi nakapunta ni lola. Okay naman po lola, kayo po. Tsaka po si lolo, kumusta na? Okay naman kami iha. May gusto ka ba? Parang gusto ko po ng mingos po. Sagot naman nito. Aba, para ikaw naglilihi, hindi ang mami mo ah. Natatawang saad ng lola nito. Ano pong naglilihi? Inosenteng tanong naman ng bata. Kapag buntis, naglilihi. Cravings anak, ganun. O sige na anak, magbihis ka na at lalabas kayo ni lola mo. Sabi naman ni Ronel na agad namang sinunod ng bata. Ma, baka gabihin din kami ni Cheska ha. Anong gabihin? Magpapacheck up lang tayo. Sabat naman ni Cheska. Date na rin, minsan lang naman tayo makalabas na dalawa eh. Sulitin na natin. Ronel, anak, huwag mong pagudin si Cheska ha, baka makasama yan sa baby.
paalala naman ng nanay nito. Hindi ma, gusto mo pa nga, buhatin ko siya sa paglalakad eh. Pagbibiru pa nito sa ina, kaya nakatanggap siya ng malakas na hampas mula rito. Bye dad, bye mom. Oy, huwag pasaway sa lola ha, behave lang. Paalala pa ni Ronel. Ang galing ko namang mag-shoot han. Pasok na pasok, tingnan mo, nakabuo na ulit tayo. Pagbibiru pa ni Ronel sa asawa nito. Ang sabi ko, saka na natin sundan si Amara kapag 7 years old na siya. Eh 5 years old pa lang siya, may kasunod na. Okay lang yon. Ayaw mo ba noon may madadagdag na sa pamilya natin? Mas madami, mas masaya. Kaya pagkatapos niyan, magdagdag pa tayo. Hoy, tumigil ka nga. Hindi pa nga ito lumalabas, ganyan ka na. Mag-family planning muna ulit tayo. Ito naman, nasabi mo na rin ba kila mama na buntis ka? Tanong nito. Ang una kasing tinawagan ni Ronel ay ang nanay nito at hindi niya alam kung nasabi na ba ni Cheska sa magulang niya ang tungkol rito. Oo, kausap ko kahapon si mama. Gusto niya ngang pumunta. Hindi nga lang siya makaalis dahil sa anak ng kapatid ko. Ah, sige. Si mama nga palang nag-aalaga. Huwag ka mag-alala. Tayo na lang ang pumunta sa kanila. Natatandaan mo pa bang lugar na to? Tanong ni Ronel kay Cheska. Oo, dito kita sinagot. Dito rin tayo bumuo ng mga plano sa buhay. Dagdag pa ni Ronel. Tapos sabi nila hindi tayo magtatagal. Munti ka na nga. Sambit pa ni Cheska habang may ngiti sa mga labi. Pero tingnan mo naman tayo ngayon. Masaya, buo at nakatira na tayo ngayon sa iisang bubong. Pero what if nga kung hindi tayo nagkatuluyan? Paano kung hindi tayo nagkabalikan? Kapag ganun, hindi na ako mag-aasawa. Pinangako ko nga sa sarili ko noon na kung hindi ikaw makakatuluyan ko habang buhay, wag na lang. Ano ba yan? Inikilabutan ako sa'yo? Nagiging ganito lang naman ako pagdating sa'yo, Cheska. Siya nga pala, si Lara. Nagkita kami kahapon. Pinapasabi niya na sorry daw. Ah, akala ko hindi mo sasabihin sa'kin na nagkita kayo kahapon. Akala ko mag-aaway na naman tayo dahil dyan. Saad ni Cheska na ipinagtaka naman ni Ronel. Si Rosie, napadaan siya kahapon sa store na binilihan mo ng pregnancy test at nakita niya nga raw kayong dalawa na magkausap. Handa na sana akong magalit pero sabi niya, pakinggan ko raw muna ang paliwanag mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka nagtanong? Eh gusto ko kasing sa'yo mismo manggaling. Pero diba, humingi na siya ng sorry. Hayaan mo na yon, kahit naman sobra yung ginawa niya sa atin, napatawad ko na siya. Saad pa ni Cheska. Pero ano namang sinabi niya? Ano namang pinag-usapan niyo? Curious na tanong pa nito. Wala naman, sinabi niya lang na ikakasal na siya at iniimbitahan niya tayo. Sino raw ang magiging asawa niya? Hindi ko alam. Siguro yung si Gerald. Gerald ba name nun? Hindi ko sure. Pero dati kasi wala naman akong pakialam sa kanya. Hindi ko naman siya pinapansin dahil ikaw lang ang mahal ko. Hindi ko nga rin alam kung anong ginawa mo sa akin kung bakit hulog na hulog ako sa iyo dati. Ah, so dati lang, hindi na ngayon. O sige, go. Makakahanap ka na ng bagong babae. Pero sa akin mapupunta ang mga bata. Sabi naman ni Cheska. Han, hindi sa ganun. Hanggang ngayon, hulog na hulog pa rin ako sa'yo. Ang ganda-ganda mo kaya, walang pinagbago. Ikaw pa rin ang Cheska na nakilala ko. So, dahil maganda ako, kaya mo ako nagustuhan. Aba Ronel, ang kagandahan, nawawala rin yan. Siyempre, hindi lang yun. Pati na rin ang kagandahang loob mo. Lahat ng meron ka, gustong gusto ko, mula noon hanggang ngayon. Paliwanag pa ni Ronel sa asawa. Halata kasi kay Cheska na naiinis na ito. Umayos ka, baka naman may kabit ka na kaya ka ganyan. Wala, hindi na ako hahanap ng iba. Ikaw lang, promise. Mommy, Daddy, tingnan nyo, si Lola ang bumili nito sa akin. Salubong ng anak nila sa kanila pag-uwi ng bahay. Tingnan mo, ang sarap sa feeling kapag may sumasalubong sa'yo. Sa susunod, dalawa na sila. Masayang sambit ni Ronel sa asawa. Nag-enjoy ka ba anak? Yes, Mommy. Medyo napagod lang po ako kakaikot namin ni Lola pero worth it naman po. Baka naman nagpasaway ka kay Lola ha? Hindi po Mommy, behave nga lang po ako kahit itanong mo pa kay Lola. Ah sige anak, naniniwala ako sa'yo. Alam ko naman na hindi ka nagsisinungaling kasi diba sabi ko sa'yo, bad yun. Pagkatapos kausapin ng anak, nagpaalam si Cheska na magluluto muna siya ng hapunan. Ako na anak, nandito ako sa kusina. Nag-request si Amara ng sinigang. Ay ma, ako na po. Ako na po magtutuloy niyan. Sabi ni Cheska pero hindi siya pinayagan ng ginang.
Magpahinga ka na muna. Buntis ka, Cheska. Kailangan mong mag-ingat. Baka mapano pa yung bata. Sigurado po kayo? Paninigurado ni Cheska. Tumango naman ang kanyang biyanan bilang pagsang-ayon. Magpapalit lang po ako ng damit sa itaas. Paalam pa nito bago umalis. Han, galit ka pa ba? I'm sorry. Hindi naman kasi yun talaga ang gusto kong iparating. Hindi ko naman alam na magiging misunderstanding pala natin yun. Sabi ni Ronel kay Cheska pero hindi siya pinansin nito. Mamaya, magtataka si Amara bakit hindi mo ako kinikibo. Ayaw naman nating pati ang bata ma-stress sa away natin, di ba? Dagdag pa nito. Habang buntis si Cheska, iba-iba ang gusto nito. Kaya kahit naman gaano pa kahirap ang pinabibili ng asawa ay talagang gumagawa ng paraan si Ronel, mabili lamang ito. Ang sabi ko, mga ingredients sa bilo-bilo at ako ang magluluto. Hindi ito mismong luto na bilo-bilo. Singhal ni Cheska sa asawa. Pinabili niya kasi ito ng pangsahog sa bilo-bilo dahil parang natatakam siya rito. Eh nakita ko kasi ang nanay na nagtitinda dyan kanina. Naawan naman ako kasi ang dami pa. Tapos wala naman masyadong bumibili. Kaya binili ko na lang para makauwi na siya. Bumili ka ng ingredients, ayaw ko ng luto na. Anong gagawin ko rito? Ubusin mo lahat yan, huwag kang magtitira. Pagalit na saad ni Cheska. Maya-maya pa ay napasigaw ito. Ah, hindi ko na kaya. Nararamdaman kong lalabas ng ulo ng bata. Sigaw ni Cheska habang nasa sasakyan papunta sa ospital. Ang kulit mo kasi, sabi na dapat kahapon pa tayo pumunta sa ospital. Sinisisi mo pa ako. Ikaw na lang kayang manganak. Sorry na. Konti na lang, malapit na tayo. Mabilis na lumipas ang 6 na taon. It's okay, baby. Ganyan din si daddy nung bata pa. Pagpapatahan ni Ronel sa bunsong anak na si Jan, kasalukuyan kasi itong nag-aaral kung paano mag-hoverboard. I told you, Jan, you need to be careful. Inis na saad ni Amara sa kapatid. Hindi ko naman alam na magkakaroon ako ng sugat dahil dyan, ate. Kasi nga, binilisan mo agad. Sabi ko sa'yo, mabagal lang muna kapag nagpa-practice pa. Anong nangyari? Nag-aalala lang tanong ni Cheska. Nag-semp lang siya. Nagkagalos. Halika nga dito, hugasan natin bago gamutin. Saad ni Cheska at sumunod naman si Ronel, bit-bit ang anak nila. Mom, please, masakit, sobra. Umiiyak na reklamo ni Jan habang nililinis ang sugat nito. Wait lang, hipan ni Mommy, ginagamot natin ang sugat mo para madaling gumaling anak. Kung ako sa'yo, hindi na ako maglalaro ulit nun. Saad naman ni Amara. Maglalaro pa rin ako, ate. Hay nako, gusto mo maglaro pero pag nasugatan ka, umiiyak ka naman. Dapat hindi. Ang sugat kasi pwedeng maging remembrance na may masaya kang childhood. Payo naman ang ate nito sa kanya. Okay, next time na magkakasugat ako, di na ako iiyak. Mommy, Daddy, tingnan nyo, meron kaming award sa lubong ng 2 magkapatid sa mga magulang nila. Wow, ang dami oh! Ang galing naman ng mga anak ko, manang-mana talaga sa Daddy. Baka naman lalabas na po tayo kasi ang galing na po namin sa school. Parinig ni Amara. Sure, labas tayo. Punta tayo sa mall. Ayan naman ni Cheska na sinang-ayuna ng 3. Labis ang tuwa ng mag-asawa habang nakikita nila na masayang anak nila. Para sa kanila, hindi matutumbasan na kahit ano ang sayang meron sila kapag magkakasama ang buong pamilya. Lahat ng sakit, pagod o kahit anumang pagsubok ang dumaan sa kanila, nagagawa pa rin nila itong lagpasan ng magkakasama at syempre, sa tulong na rin ng poong may kapal. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.